Kasama na po natin ang ating weather forecaster na si Chanel Dominguez. Chanel. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So update po muna tayo sa magiging panahon po natin. So ngayon wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may mga weather system po tayo na possible po magdala ng mga pag-ulan sa mga 13 lugars po natin. Unahin na po natin ang Intertropical Convergence Zone or ITCC na magdadala po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito po sa buuan ng Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, at Negros Island Region. Yung shear line po natin ay magdadala rin po ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Quezon, Laguna, at Bicol Region. Northeast monsoon po natin ay magdadala naman po ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, at Aurora. Para naman po dito sa Metro Manila, Ilocos Region, at rest of Central Luzon, asahan po natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains or mga pag-ampon po. Kung mapapansin din po natin, malamig po yung ating madaling araw dahil po ito sa northeast monsoon, pero asahan po natin pagdating ng tanghali hanggang hapon ay magiging mainit at malinsangan naman po ang ating panahon. Para sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, asahan po natin maaliwalas naman pero mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Walang umaaligid na namumuong bagyo. Wala. Sana wala. May mga cluster. Mabuti. May nakikita kasi ako mga pula-pula doon sa ilalim sa may Mindanao partner. Yun po, Intertropical Convergence Zone po siya. Ah, okay. So hindi yan naabot sa atin sa Luzon? Ay, hindi po. Dito lang po siya sa Mibisayas po. Ah, okay. Kahit sa labas ng Philippine Area of Responsibility, walang aali-aligid, Chanel? Wala po. So, pwede pala na ito na last na nabagyo si Pipito for 2024? Mm. Kasi bukas, possible din po. Pwede. Kasi December 1 na next sa, week. Sa Sunday. Sunday. Kung magiging malakas din po kasi yung amihan po natin, which is malamig na hangin po, so yun po possible po na hindi rin po makapag-penetrate yung mga maiinit na hangin at makabuo po ng isang bagyo po. Oo. Pero parang ano, di ba partner, parang weird ano? Na ang dulo, P lang. Letter P lang. Oh, ako okay lang ako. Kasi sabi ko nga sa'yo, historically, spell, historically. So wala na yung, ano ba, Kirubin. Kirubin. Kirubin po. Kasi pagka dati, ang malalakas na bagyo, December nangyayari. Eh, wag naman. Wag naman. Kaya nga okay na, Pepito, dyan ka lang, si Kirubin, sleep ka na. Oo, wag na natin papasok. Wag na. Thank you, Chanel. Thank you, po. Maraming salamat. Sa ating Pag-asa weather forecaster na si Chanel Dominguez. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagpapagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.